Topic natin, 10 bawal gawin kapag kayo ay may regla o menses. Ito po yung huwag na huwag ninyong gagawin. Number 1, huwag matatakam sa mga maaalat na pagkain. Kasi dahil nga sa pagbabago ng hormones ng babae kapag may regla katulad ng estrogen, progesterone at serotonin, parang gustong-gusto natin o naglilihi tayo sa maaalat. Ang problem, kapag kumain tayo ng maaalat, mas mag-iipon tayo ng tubig sa katawan. So feeling natin, bloated tayo, malaki yung puso natin, at saka mas makabag. So iwas muna sa maaalat. Number 2, iwas o huwag sobrang caffeine sa panahon ng iyong regla o menstruation. Kasi masasakit yung ulo mo, masasakit yung puso mo, masasakit din yung breast o yung dibdib mo. Kasi pwede mo namang palitan yan ng peppermint tea. Ang maganda sa peppermint tea o mga tsaa, pangpalit sa napakaraming caffeine, eh maganda siya para sa kirot, sa hilo at pagtatae. Kaya yan ang mas iinumin ninyo. Lalo na kung warm, mas mawawala ang sakit ng inyong puson. Number 3, huwag munang mag-douche o yung tinatawag na irigasyon ng puwerta. Kasi kapag nag-introduce ka ng tubig doon sa maselang bahagi, maaaring mag-introduce o pumakapasok din ang bacteria at pwedeng mag-cause ng infection kasi foreign body on water, baka mapatay niya yung mga good bacteria doon sa ating puwerta. Number 4, yung iba hindi nagpapalit ng kanilang napkin. So huwag na huwag po kayong hindi magpapalit ng inyong napkin sa maghapon kasi 4 to 6 hours lang pwede nang mag-ipon ng bacteria doon sa inyong napkin. At saka, magkakaroon na kayo ng infeksyon kapag ganun, maaaring pumasok ang bacteria. At hindi ba kapag babad yung inyong balat doon sa basa, eh pwede kayong magkaroon ng skin rashes kasi mangangating mabuti tapos very wet yung nararamdaman ng inyong balat. At saka, syempre, mas mabaho yung amoy. Ang sinasabi ko nga, kapag nagpalit ng napkin, sana magpapalit tayo ng napkin every 4 to 6 hours, maghugas na rin ang puwerta gamit ang mild soap, yung sabon pangligo nyo sa katawan. Tapos tuyuin mabuti. Tsaka magsuot ng bagong pads o pasador. At saka kung pwede nga, yung cotton pads. Meron na po mga nabibiling cotton pads para mas masarap yung pakiramdam ng isang may menses. Number 5, huwag nyo na hong isabay ang pag-aahit o waxing habang kayo ay may menses. Mas masakit kasi ang mangyayari. Siyempre, di ba, mas masakit lahat kapag may menses ka. Tapos babad pa yon o mas sensitive yung skin mo. And isa pa, paano kung masugat mo yung balat? Pwedeng source din ng bacteria yon. So, yung pagwawax tsaka yung pag-aahit o shaving, eh bago na lang kayo mag-menses or after ng inyong menses. Number 6, huwag pong makikipagtalik ng walang protection kasi syempre aakyat ang impeksyon kapag hindi tayo protektado. Kasi yung iba mas nagtatalik kapag may menses para nga hindi mabuntis. So gamit po ng protection. Number 7, huwag tayong maninigarilyo. Sana palagi, lalo na kung may menses kasi nakita nila sa mga pag-aaral, mas nagiging makirot ang menses ng isang babae kapag naninigarilyo. Number 8, huwag po kayong hihiga ng walang pasador o napkin o kaya yung cup. Kasi syempre, tatagos dun sa inyong higaan tsaka magiging mas baba din yung inyong skin sa basa kapag wala kayong napkin o pasador. Number 9, hindi po ito ang panahon para mag-self breast examination kasi mas maga yung ating breast o yung ating dibdib. So, hindi mo makikita ano yung naging pagbabago kasi mas maga din lahat. So, hindi mo makakapa kung may pagbabagong bukol dyan sa iyong breast. So, dapat sa pagitan ng dalawang menses mo, doon ka magsa-self breast examination. At number 10, lastly, huwag pong magpapakagutom dahil apektado ang energy level kapag kayo ay may menses. Siyempre, mas lalo kayong magiging masungit at manghihina
during menses. Nakita nila sa pag-aaral noong 2016 na dahil nga sa hormones na estrogen, progesterone, at serotonin, mas nagtatakam ang isang babae ng matatamis, maaalat, carbohydrates, junk foods. So, mas napapalakas din ang kain. Hindi nyo napansin, mas malakas kayong kumain bago at during ng inyong menses. Meron pa yung kasamang mood swings. So, parang mas masungit ka, mas mainit ang ulo mo. So, ito naman ang ating kakainin kapag meron tayong menses. At meron din tayong mga 10 gagawin at kakainin kapag may menses naman. Number one, uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig during menses para iwas sa dehydration headache. Number two, ayaw mo na yung prutas mo eh masyadong high calorie kasi baka tumaba ka kasi lagi ka na ngang nagtatakam eh. Low calorie, katulad ng mga pakwan, pipino, singkamas, saging, mansanas. Pag napapanahon ng mansanas, pwede tayong mag-apples para hindi mag-increase ang ating weight. Number three, dito magandang kumain ng berdeng dahon ng gulay kasi mayaman yun sa iron at magnesium. Kasi may mga babae napakalakas ng kanilang regla na pwedeng magdulot ng anemia. So, bababa yung kanilang CBC, yung red blood cell nila. So, ito yung pangpalit natin, berdeng dahon ng gulay. Pwede po kayong uminom ng salabat kasi ang maganda sa salabat, anti-inflammatory to. So, yung mga namamaga, mababawasan yung inyong kirot, pati na ang inyong hilo. Number five, mas kumain ng manok. Kasi ang manok, high protein na yan, may iron pa. Kasi nakita nila na sa pag-aaral, na kapag mas kumain ka ng protein, mas hindi ka nagugutom sa maghapon. Siyempre, mas konti din yung makakain mo. Number six, pwede kang mag-almusal ng itlog. Kasi high protein din ang itlog para hindi mag-increase ang inyong weight. Number seven, pwede ang isda. Kasi ang isda, mayaman sa omega-3 fatty acids. Para dun sa mood swings mo, kasi yung iba mas nalulungkot during menses. Number eight, pwede din kumain ng nuts kasi high protein yon. Meron pang omega-3 fatty acid, meron pang magnesium. Number nine, kung masakit ang iyong puso, ang inyong likod, pwede kayong mag-warm compress. Makakatulong yan para mawala ang inyong mga sakit, aches, and pains. At number 10, pwede ding makatulong ang masahe. Kasi ang masahe nakakatulong sa kirot. So sana pakinggan nyo ang mga pwede gawin kapag kayo at ang may menses at huwag nagagawin kapag kayo ay nagka-menses. Salamat po.